kaaway sila. Oo naman. Siyempre. Ibig sabihin, nakapagpaalam na maayos yung mga magulang nila. Hindi sila, hahanapin. Hindi sila hahanapin. Ayun ang masasabi ko. Oo nga. At yan, mga kaibigan. Siyempre, mga family na, of course, nandito, nag-enjoy. Siyempre, hello, alam mo naman ang SM. Ang SM sa weekend, lalo na. It's a family place. Itong puntahan ng mga pamilya. Oo, tama ka dyan. And of course, thank you very much sa ating Thunder Super Soda, a soda that is powered by caffeine, brought to you by the Coca-Cola Company. And of course, this event is organized by MET Events, Southeast Asia's largest esports organizers. And to our sponsors as well, Cyber Zone, and of course, Acer Predator. Uy, sa mga kakadating lang dito sa ating venue, kakapanood lang, kakatitin lang dito para pwede pa kayo pumasok. Sa kung anong meron, pwede pa kayo pumasok sa loob, wala pong bahay dyan, makakaupo po kayo. And you are watching ang ating Thunder Esports Tour. This is it. The final leg tayo, the final stop ng ating tour. Walang iba kung hindi itong Cebu City to this determine kung sino yung mga teams from all over the Philippines na maglalaro sa Grand Finals natin sa SM North ETA with the prize pool of 1 million pesos lang naman. Oh, so, syempre, hindi lang to limited sa Dota 2. We also have Mobile Legends and CSGO for tomorrow. Mobile Legends semifinals and finals, and of course, medyo, grabe rin tong, ayan, mga Mobile Legends peeps natin. Grabe sila. Mukhang serious na rin sila dito. Yan, kasi syempre. Yung mga nakikita nyo dito sa likod, ito yung mga Mobile Legend peeps natin. Oh. Still fighting, trying to buy the ang kanilang slot. Chance sana makapaglaro sa Grand Finals. Ito, yan. Kamang kaway naman tayo dyan. Laban tayo dyan. Oo, yan. Yan, no? Tignan nyo naman, naka-uniform pa. Alam nyo, mga mamshi, mga dadshi. Ha? Mga dadshi, mga mamshi. Ito na ang masasabi ko sa inyo. Esports is the inevitable. It is here. It is sports and entertainment at the same time. Sa mga hindi nakakaalam, pasok na rin ang mga larong pinakapapanood nyo rito sa darating na Southeast Asian Games. Meron na silang Dota 2. May League of Legends, ayun, hindi pala. Mobile Legends, and Hearthstone, yan. Tekken, and of course, SC2. Anim na games, mga kaibigan. Anim na esports title. Part na siya ng Medal Games sa SEA Games. So, ibig sabihin, eventually, magiging part na rin ng Medal Games sa Olympics, yan. Oo. Kasi, at first step yan. May nagpapapicture sa atin. Siyempre, pipicture mo lang. Bagong gang sign ko, pre, yan. At ayan, salamat nga pala sa lahat ng nanonood dito. Sa SMC. Sa dami na pwede yung papicture. Tapang nagkakasin. Alam mo yung dalawa nating host, mahina magpaingay ng crowd yan eh. Susubukan ko yung luck ko, ha. Susubukan ko yung luck ko. Kasi alam ko, kasi sabi ko nga sa status ko, na-miss ko ang Cebu. Mag-cast dito, mag-event dito. Ano ba ang na-miss mo sa Cebu? Ay, syempre, mga lechon. Pagkain. Sige, tuloy mo. Yan. So, eto na mga kaibigan. Cebu, this might be your last game for the day. Cebu, bigyan naman natin ng isang masigabong palakpakan yung dalawang competitor natin dito. Oh, kita mo, palakpak pa lang yan, ha? Paano pag sinabi mong sigawan? Sige. Easy. Grabe naman. Alam mo, malapit talaga sa puso ko yung Cebu, eh. Lagi tayo nagpapakasyon dito, eh. Oo, totoo. Tsaka syempre, malapit sa puso ng mga prod guys natin. Yeah, pero ito, sasabihin ko na sa inyo, guys. Syempre, alam naman ng lahat na galing kami sa Mineski, galing kami sa Met Events. Oo. Alam nyo ba yung na ang branch kumpanya namin ay Cebuano Company? Oo, yung CEO namin. Yung CEO namin is dito lumaki, dito sa lumaki Mabolo. Sa Mabolo, si Ronald Robbins. Sa Robbins Depot, dun yun. Oo, so, and of course, yung kaya unang... Kaya special place ng Cebu. Yung unang Mineski Infinity na outside Manila. Eh, syempre, Cebu. Sa Cebu, ginawa. Oo. Sa, hindi ako nagkakamali, Talamban. Oo, grabe yung nangyari doon. Nag-Dota show ba si partner, si Jules, the tsaka coach, si... tsaka si Nibram. Nung mga panahong... Hindi pa kumakawala si Nibram. Kasi alam nyo po, yung Nibram, isa na po siyang international Dota 2 player. Oh, sa Arcanis. Mm-hmm. Grabe. Maraming magaling na player ang nag-hail dito sa Cebu, no joke. Oo, si Ninja Boogie. Bokerino, si Jabrizi. Nakapaglaro na sa iba't ibang international tournament. So, hindi talaga natin makikakaila na the talent, mga Cebuano, the talents are here. Inevitable yung mga talent nila dito. Partner, eto ah. Live and die by the Spirit Breaker. Live and die by the Spirit Breaker ang newbie. Oo. Taso yung Ember Spirit, nasa Trigon. Tuturuan nata nilang gumamit dito. Medyo mahirap to para sa newbie. Kung wala pa silang Oracle kasi, medyo defensive yan eh. Unless meron silang plano. Hindi kasi nagsisink yan eh. I feel. Pero depending nga sa kanila yan. And Trigon, Wind Ranger, napaka-versatile na pick. Pwede mag-mid, pwede mag-carry.
Ember, ano mo yun, daming, daming pwedeng mangyari. Oo, dami indeed na pwedeng mangyari rito. Pero tignan natin, makakapwersa ba ng isang Game 3 etong mga homies natin? Of course, thank you very much for Thunder for giving back to the community, hosting this event. Grabe, sipin mo, tanggal na natin din nakakabalik dito, partner eh. Oh my. More than 2 years plus na. And of course, every time na nandito tayo sa Cebu, explosive yabby ang mga nangyayari. Pero eto, we are now on game number 2. Wind Ranger, pre. Ano masasabi mo? Ngayon lang itaw si Wind Ranger dito sa ano ah. Okay lang din yung topic pa. Okay din yung Wind Ranger sa totoo lang, pero it will depend on how to play that part, partner. Pero at some point, laban yan. Ayun na nga. Eh, titignan natin. So what is the plan nito, mga kaibigan? Team pick. Okay. Let's see. Bans coming in, Great King. Sa kabila naman, it's Night Stalker together with Laika. So, interesting. Oracle, Spirit Breaker para sa newbie. So, tamang balance sila rito ng isang defensive na post 5. And syempre, yung post 4 nila, kung post 4 man ang lalaro niyan. Sige. Uy! Kakaiba to, ah. Oh, I feel na pwedeng magano dito. Morphling? Sino magmamorphling dito? Yun. Hello nga pala sa inyo. Yan, dyan, sa mga ate natin na nanonood dito. What's enjoying good? Enjoying our show, enjoying our games. Ano mo naman, syempre, 7 o'clock pa lang, dinner. Uy! At ganun talaga minsan eh. Nanon ako. Uy! Iniiwan! Ano ba yun? Okay lang. Ano ba yun? Di nagpaalam. Oh, di nagpaalam sa magulang yung kasama mo, pre. Oo. Oh, text nyo na kaagad si tita. Nasaan ka? Andi lang na kami. Nag-mall lang kami. Huli, huli. Pero okay lang yun. Minsan talaga mahuhuli sa camera eh. Indeed. So, tignan natin dito. Sun King. Tingin mo, anong post for? Sun King o SB? I think Sun King offlane yan. Papalakasin nila yung Sun King para explosive agad-agad early game. At yan na po. Iba talagang huli cam natin dito. Up, ayan, ayan. Up! Kita mo naman si Kuya. Oh, oh, oh. Oh, nako mo. Oh. Malalim ang balon. Malalim ang balon. Minsan kasi kailangan mo mag-isip. At pag napaisip ka ng ganyan, okay lang. At ito nakikita niyo naman ang ating mga guys. Chill lang, pre. Oh, chill, chill. Mm-hmm. Pero ito, Undying Embers, ito naman, sila naman ang willing to fight dito itong Trigon, ha. Undying, masakit 'yan. Alam mo naman ang Undying, isa sa mga tinatawag nating lane dominator 'yan, especially kung makatapat 'yan ng tri-lane dual lane. Yeah, tsaka ang, na ano, ang pang-contrast yung Undying kasi kaya niyang tumalo ng strength na ano eh, na offlane eh, which is Sun King. So, ano lang yan, yung Decay, uubusan niya lang na strength yan. At eto, mukhang seryoso na sila dito, partner. Yabby, indeed. Eto, ba nag-uusap na sila? Ano kayong sinasabi? Saan tayo kakain? Hindi, iniisip nila eh. Extra rice ako mamaya pag nanalo kami. Pili ko gusto ko ng lechon eh. Tsaka trip to Manila to. Saan tayo punta? Seryoso at na. At yun naman po. Yun. Sila na naman. Oo. At least yung dati, alam natin, nagpaalam sila. Oo. Juggernaut. Juggernaut. Yan ang post one para dito sa newbie. So currently, they have Sun King, Juggernaut, Earth Spirit. Ay, makikita kong problema dito. It's not bad. Dalawa na yung sustain nila dito with the Healing Ward and Oracle. So ngayon, Trigon, they need to make sure na mapapatay agad nila yung Oracle parts. Pag hindi nila na-aportada yung Oracle, may way sila to reach the Oracle eh. They have an Ember Spirit on their side. Oo. Ang tanong, anong role ang Ember dito? At hello po sa inyong lahat, ayan, sa mga families na nanonood sa iba't ibang area ng SM. Iba't ibang area ng SM, yan. Yan. Pero, masakit din yung Juggernaut ngayon ha, yung build niya, yung Mainstorm, tapos going to easy, depende sa discard eh, pero normally drums, Mainstorm, going to possible Manta, yung mga ganon. Solid yan. So let's see, tignan natin dito kung ano magiging fourth pick for Trigon Esports, one game away from representing the entirety of Visayas Region sa Grand Finals ng ating Thunder Esports Tour. Ano ang magiging fourth pick nila rito? And sa mga nanonood sa stream, you can check out the giveaway mechanics. Maraming possibilities na manalo kayo sa Mineski TV stream. Ayan, mga prod guys natin.
At si kung sino man yon, si Jan ba yon? Si Jan Jan. Oh, si Jan Jan ng ating CS:GO expert. Tingnan natin. At syempre, of course, sa lahat ng nanonood on-site dito. Grabe naman. Grabe naman. Hindi ko ha-highlight ni Jan Jan yun. Siya yung nag-highlight eh. Nirinsama niya siya instant replay eh. Pero alam mo, Barts. Uy, Omni Knight. Omni Knight na sabayan, naman. Sabayan, sabayan. Sabayan pagbigkas. Eh, nagwagi yung Omni Knight pick nila kanina. So, more likely, yan na naman yung kanila magiging offlaner dito. Kailangan mo ng isang magsasilent sa Omni Knight eh. Magdi-disable eh. I mean, Ember Spirit, magbe-benefit ka rin kung may silence ka. So, kailangan na newbie ng someone to lockdown. So, either merong diffusal yung Juggernaut, tas ubusan na mana yung Omni Knight. This is a bit tricky sa part ng newbie. Kasi, kung hindi makabanat yung Juggernaut ng maaga, at hindi makapitas, oh, lalamang na naman yung Omni Knight dito. Exactly. So, maybe, that's another thing that they need to... Wala pa naman silang mid. Pwede silang mag-OD mid. Sa totoo lang. Marami actually. Mid lane yung tinago ng newbie rito. Kumbaga yun yung last pick nila. Ano kaya magiging last pick nila? Maybe they're just looking kung ano yung magiging counter reaction pick dito para sa side ng... Possible pop? Para sila ganun? Yung may advantage sa mid lane. Disable partner? Pop? Hindi eh. Sa lineup ng newbie? Oo. Oh. Kailangan nila na silence eh. Kung di nila masasilence yun, mag-GG sila. Hindi, may heavenly grace yun eh. Mataas yung status resistant eh. Kahit kaya, silence mo, saglit lang mawawala yun. Yun lang. O di, kailangan nila nila mag-burst. Kailangan nila ng burst. Isang burst na mid. Lina. Pwede. Para pataya agad yung isa, minus tsaka, one. Tsaka, walang magic reduction. Pag may agad yung Sephir Lina, walang reduction yung pure damage yun. Tagus BKB rin, di ba? Tagus BKB rin. So, another good option for them. Even may flame guard, even may evasion. Laguna is Laguna, damage is damage. Kung baga, yun ang mangyayari dyan. Yun yung ay napansin natin. So, really, will all depend on how they will... Depende siguro sa magiging last pick dito kung ng Trigon Esports yan. They will have to check kung paano sila magkakapitalize. I'm also interested sa laning phase. Will Wind Ranger be the setup or... Ember kasi pwede mag-mid. Yup, yup. Wind Ranger. Okay, kaso, ang problema nila rito, more likely, we are mid. We you are need your level sa we are. Pwede rin we are support. Depende. Pero actually, Tinker. It's a bait. Tinker pa rin. Kung ganyan ang pangontra dyan, i-medusa mid mo yan. Bakit? Tala, fireman mo na lang. No Trishki. Di yung papatayan ng ano eh, ng may SB. Mawala na silbi SB mamaya, oh. Hirap. Hindi kailangan mo nga na someone na magpa-follow up sa SB. Kasi susceptible naman sa gank yung Tinker sa mga hanggang 10 minutes hanggat wala siyang travel. Or ay! Alam ko na! Zeus! Galing mo itong toy ah! What I told you boy! Yes. Alam mo kasi, sa dami ng kombinasyon na yan, parts. Sa dami ng hero na isip dami mo. Hindi naman sa pagmamayabang. Alam mo kasi. Matagal na. Actually, mas matanda pa tayo sa Dota 2. Hindi kasi naman. Kasi Dota 1, nagkakas na tayo eh. Oo. De, naisip ko na yung Zeus eh. Kasi, yung Spirit Breaker, pagka humabol yan, isang rat lang, boom! Tama na! Isang magsak dyan. Wala ka ba tiwala sa akin? Pero, kaya nga na, pinipa ko sa'yo eh. Nahula! Alay mo sa daang hirong natira doon. Sa dami ng kombinasyon. Naisip mo yun. Eh partner, di naman sa nagmamayabang. Naalala mo, TI3 ba yun? TI3 o TI4 qualifier? Oh. Pinik ng kalaban yung Morphling ni Lakels. Oh. Anong sinabi natin? Oh no, tapos na. Kalaban ng Minesi. Talon na tayo. Tapos alam natin na ipipick yung Morphling. Oh. Ay, pinik pa rin. Pinik. Hindi nila pinan eh. So, tapos ang boxing. Ganun talaga. Magdadami na natin nakita. Pero ito na, game number 2 na tayo ng ating... Let's go! Grand Finals for a chance of the 1 million peso. And syempre, oh, represent yeah. Cebu. Ito sa na, darating guys. Na Grand Finals ang Thunder Esports Tour sa SM North EDSA. One game away, oh. Ang Trigon. After, kaya bang pumuwersa ng Game 3? Parts, after TI2, susuportahan nyo rin ang TNC at Mineski. Ay, totoo. TI na. It's time to China. Oo, the international na mga kaibigan. At mapapanood nyo rin kami, syempre, doon. Di lang namin alam kung saan. Di ba namin alam pero kung saan. Mapapanood, pero sisiguraduhin namin kami. Nandun tayo. Pero dito muna tayo sa business at hand. Dito, Trigon Swag sa kanyang Omni Knight. Etong si Lorin.
ang gagamit ang Wind Ranger. Kasap. Ember Spirit, Midka. Ay, Mind Games, mind games yan, Parts. Gagamit ng si Ranch. Undying. And si Ranch ang Tinkerlon. Eto na, si Zeus. Si Supa ang sa newbie. Si Dembe ang Juggernaut. Raging Agtan, Spirit Breaker. Si Ailawaw ang Oracle. At si Chase ang Sun King. Good luck, have fun. Eto na, this is it, Bansit. Wala nang bukas para sa ano, and sa newbie. Game number one, early aggression para dito sa side ng newbie as a Spirit Breaker trying to venture inside the enemy jungle to find information. Tignan natin. Oo, Bards. Eto na lang masasabi ko. Sana yung Spirit Breaker, mas maganda yung mapakita performance. Sana mas maganda yung nakuha niyang cambio, yung tipong di na naiba, hindi na nagme-minor. Oo, tama. Minsan kasi sa buhay, kailangan mo lumaban eh. At ito na, Zeus is actually very explosive here, Parts. With the epi, yanig sa tagig, oh my God! Ito, nagkakakitaan sila dito. Op, nagbabody block. Body block. Do not get the bounty! Okay, kaninong bounty? Okay. Tamang batas, tutu. Hindi. Nakakuha ng ano? Nakakuha ng newbie. Ano na ba to? Cygnus na ba to? Hindi, kasi alam nilang kailangan nila lahat, every bit of advantage, kailangan nilang makuha. Every bit of advantage dito sa game number 2. To force a game number 3. Kailangan nila. So, ito na yun. Kumbaga, stepping up sa ano? Stepping up the game. Now, iba to ah. Dati Chain Lightning yung sus. Ngayon, G-Bolt na. G-Unit. G-Unit per skin. Tandaan nyo, G-Unit. I don't know what you heard about me, pero G-Unit is the best. G-Unit. Mga Rabas. So, Sun King on the safe lane up against the Ember and the Wind Ranger. Of course, with the Sandstorm, he'll be able to find XP. Pero here comes the charge coming in from the Oracle Omni Knight. Ito, pinapahiraban naman dito yung si Swag, mga kaibigan. Pumasok si Agtan. Ako, nagkamali ng pinasukang liga ang baboy. Naku po, pinapattle siya. Bakit ka naman nandito? Bakit ang pogi mo? Uy! Grab muna ako. Bye-bye. Grabe naman. Nakagrab kasi si. Mabilis ang takbo niya, pre. Tamang iskabo lang muna. Pero... Tamang iskabo, oo. Oh. Pero backs out of the lane yun, ha? Wala siyang XP doon. Oo nga, pero ito, tingnan natin. Uy! Marami. Spirit Breaker o play o ano yun? Juggernaut ng Peria. Okay. Pero ikot-ikot. Naku po, Sarah G! Ikot-ikot lang! Eto na si Baboy! Eto na! Inaabo na! Oy! Magkano pa masahe sa Uber? Eto ako! Let's go! Suntukan na me! Oo! Chicken and bacon. Galit na galit. Parts. Parts. Alam nila na kailangan nila maging explosive sa simula. Oo. Wala na eh. Kasi game number one, nakaitasasi sila yung unang natamnan ng galit mo. Natakot sa kanila. Tama. Sometimes it's all psychological. Iga nga nila, wala naman tira, pero matibay, nagpapalakas ng ano, ng puwersa. Yaki. Kailangan nila eh. Wala mga choice na sila dito. They have to be very careful. Last game na nila to, if ever. Oo, pero tignan natin ah. Medyo nakaka... Siyempre, 1 million or nothing to, Bards. Tama. Ah, dito yung Zeus, medyo... Mukhang nasaktan sa mid. Tamang mind games lang dito sa bottom lane, Wind Ranger. Tamang Jeppy lang, gusto niyang patay itong Spirit Breaker. Super low lane here, from the charge. Wap! Nag-grab ulit. Pero charge out lang eh, no? At least di niya nagagamit charge eh. Kaya ang ginagawa niya ito dito is... showing ano eh, showing aggression, papakita ang lang. Ang problema ng Spirit Breaker, dahil patakbo ang kanyang galaw. Level 1 lang siya, na-stuck na siya sa level 1. Tsaka pero ang maganda rito, yung sus nila, ibig sabihin, maagang magli-level 6 yan. At alam mo naman na yun ang uy, kailangan. Sakit! Masakit! Ay, masakit yan, Doy! G-Unit! Optimizer! Oh, marabi. Hindi lang ikaw ang may burst damage, Doy. Ooh! Ah, talaga ba? Ah, lalaban ka ba? Lalaban. Mainit mga kaibigan ng laban. 3 minutes in the score. 0-1 is the score lang. Medyo tamang chill lang dito. Kung pinapahirapan nila dito si Jagger Dudong. Hindi naman nahihirapan. 5-15-3 yung CS niya. Actually, number 3 at the moment. Pero though, mas maganda pa rin ang performance ni Ember. Oo. Oh, Ember. Actually, dapat yata Ember yung ginagank eh. Ayun na. Narinig ka ata ni Tropa Pits. Pero tignan natin dito. Sitting at level 2. Tignan natin kung ano ang kanyang plano. Congrats pala sa mga nanalo sa Mobile Legends. Mukhang panalo na sila. Pero na si Sun Kingston, mga kaibigan! Tinamaan, mga kaibigan! Si Kasap! Uy! Pero matibay ang kanyang shield! Ang bilis niya pa tumakbo, hindi siya naabutan. Sayang yung pinayahe. Oo, sayang ang biyahe, pero okay lang.
Establish the peer, partner. Yun yung sinasabi mo. Be aggressive. Minsan kasi, may mga bagay na hindi na dadaan sa farm-farm lang. Kailangan mong i-box out. Kailangan mong pakita yan. Impose mo yung will mo, no? Ang sakit nung ano, decay. Na-chuck si Dagger na patakbo siya. Iwi siya ng Diora, si Arouts, baby. Oo, wala rin siyang mabuhay, papi. Wala siyang pang-sustain. Yun ang problema 12 na. 12 strength minus eh. Negative 12 strength, Pops. Mahirap talaga yun. Pero ito talaga eh. Dito talaga ako curious sa mid lane eh. Ito yung magde-decide ng laban eh. Pero here comes that fight inside the tower. Impel out coming in from the Sun King. Pero mas maganda yung position ngayon ng ano, parts. Kasi yung mid nila matibay yan. Sino? Wait, yung ano, Zeus. Yung newbie, matibay na yung position nila. Hindi sila matatakot dito. Tsaka meron na silang totoong carry. Yung Juggernaut. Ang problema, yung carry nila mukhang masasaktan. Hindi, ginamitan ng Heavenly Grace. Tsaka yung carry nila, kailangan rin mag-ingat. Hindi pa siya pwedeng lumaban dito eh. Mababa pa lang buhay niya eh. Has to be careful. Both teams dito, showing you how it's done. And salamat sa panonood dito sa ating eSports Tour Cebu Grand Finals. 5-minute bounty rune. Sino ang mga kukuha rito? At the moment, dalawa para sa Trigon. Parts, pag nag-level 6 yung Zeus, napaka-effective na ni Raging Actan dito. Uy, pero mukhang magkakaroon ng aksyonan dito as they try to wrap around dito. Level 2 pa lang, here comes that bash coming in. Pero hindi tatamaan, hindi rin sila makapuwersa kasi walang buhay yung Juggernaut eh. What do you think of the setup here na nababayaan sa kusina? Yung power shot, di na maanap kalaso. Oh, tumakbo na naman siya. Laging charge up. Ito na parts. Oops. Ay, pause. Ang ita mo, tinamaan ng laser, ha? Diretsong-diretso yung laser, pare, ha? Check out lang muna natin, Bards. And magkaroon na ceasefire tayo dito, mga kaibigan. Magkaroon lang naman na ceasefire, pero chill build pa naman. Dami pa rin tao, ano? Ang tibay. Oo nga, eh. Grabe naman. Ang kwento dito, ang kwento, ano? Wala bang ruta ng jeep? Partida, wala bang ruta ng jeep? Partida, wala bang ruta ng jeep dito? Kumbaga, ito lang din yung pupuntahan mo pag pumunta ka sa area na to, wala namang iba eh. Oo nga, seaside eh. Pero hindi ko, pero malupit ang mga pangalan dito, pre. Yung mga pangalan, Mountain View, tsaka sea view ba yun? Grabe kumbaga, naman. Bilog kasi, pre, walang kanto tong SM. Tsaka, bilog yung pagkakagawa, pre, pwede kang maligaw eh. Oo nga. Parang isa siya malaking chubibo. Paikot-ikot lang, Sarah G. Ako po. Ang mabangis mo dito, Parts, ito na ba yung pinakamalaking SM? Alam ko, ito ha. Hindi ako nagkakamali. Grabe. Napaka-exciting naman dito sa, ano? Oh, sa... pero maagang bakbaka. Tingnan natin dito. Meron ng... Oh, si Supa Soda. Si Supa. Tingnan natin. Ba't ganun? Parang di binuboxing, sila... Parang di sila makapag-decision kung gusto nilang laban. Ano kaya naman pala dumating si Tinker dito, Delicado? Pero tingnan natin kung may mangyari. Naku po, pabalik siya! Charging! Charge out! Power shot! Tingnan natin dito mukha Delicado ni Laser sa mukha. Kinuha ng liwanag, patay din yung kakampi niya ron. Naku, the hesitation! Yung kabog sa puso! Minsan kasi, kailangan mo magtapat para nakita mo yung kalaban mo. Suntukin mo na agad. Yun nangyari. Umatras pa siya. Ayun, ang barangay Tibay nasa likod. Dilabay na rest. Bakit alam niyo, suntukan ng mga bata ay magbabangga muna ng dibdib. Ganun yung naganap eh. Sabi niya, susuntukin kita pero hindi pa sumuntok. Hawa ka mo hindi. Parang ganun, hindi dapat ganun, boys. Tsaka yung Zeus, wala naman siya tira doon. Bakit siya bumalik? Pero ito na, ito na. Ito na, Obetsa. Tingnan natin tumating dito. Obetsa, kalima, umigot, mga kaibigan. Ano ba yun? Bakit yung ako inahabol? Naku, wala ka ng Blade Fury. Saka pupunta Juggernaut. Hop, umihilang. Sumishaking ng bacon. Naku po. Naku. Medyo kulang sa Vitamix itong coordination, Bart. Partner, ang lumalamang dito, itong ano ha, itong Trigon ha. Di ko mapaliwanag, nasa kanila na naman. Na-establish na naman eh. Alam mo kasi may mga hesitation na naganap doon sa side ng ano eh. Newbie, parang they are not playing on the same page, bro. Tama, bro. At this level, hindi pwede yung ganyan, bro. Eto na! Ah, ganun ba, Bondi? Eto na! Yeah, chinage ko! Blade Fury, kaso naka-Heavenly Grace, aray ko! Sila pa yung nasaktan! Ba't ganun? Ah, ako ba gusto mo kalaban? Ba't na, Zeus, rat! Ba't na kaya, Zeus? Ayaw. Ay, patay yung Zeus, Junko Lord! Namatay yung Zeus! Hindi natin nakita, pero ito na, nilabas na yung tombstone! Off-cam, namatay off-cam! Oh! My God! Tinamaan ng suplex! Triple H! Tinamaan ng suplex, mga kaibigan. Ba't ganun? Ay, naku po! Tinamaan ng ligaw na bala! Oh my God! Si Robin Hood!
Tinamaan siya sa likod. My goodness. Ang tayo ng panang naganap. At ito kasi, hindi lang pala may isa ilang kalaban mo dito, may pana rin. Ayun na nga. Tungod ang panahon, yung pana na yan. Pag tinamaan ka sa likod, masakit talaga yan. Ayun, dati. Alam mo yan. Oo. Go in arrow. Si Cupido nga eh, di ba? Minsan daw, duling daw si Cupido pumana, pero itong Wind Ranger, palong-palo. Ang dami nang namatay na. Mga yun ang may pinakamagaling na sintay, si Cupido. Oo, si Cupido. Tinatamaan yung mga walang kalaban-laban. Yun lang. Hindi na naman nasisink yung ano, yung mga bars. Oh, Ember Spirit. Etong Ember Spirit, hindi nagagalaw. Bakit Oracle lang katapat ko? Ba't level 3 ka lang? Saka pupunta? Ang gagawin mo? Sure naman, sure kill. Wala po, aray ko! Tinamaan na naman sa likod, mga kaibigan. Pinana na naman siya ni Paper Girl. Grabe naman pumana to. Oh, may charging! Hoy! What are you doing? Lang, ina-angle away! Wala ka na! Tinali sa muro na lang kami! Pero hindi, nahuli siya! Grabe! Wala kang kawala. Tinamaan ng kidlat, mga kaibigan. Tinamaan ng kidlat. Kapag tinamaan ng kidlat, tumakbo na! Ano mas gusto mo? Tamaan ng puno. Ay, tamaan ng pana ni Cupido. Uy, grabe naman yung panis lamang, Chama! Okay ka lang, ha? Dinika. Oh, double kill! Bayad ka sa kanan ko! Tapos si Bayad ka! Triple kill na! Triple kill mo na! Amo ng pana ni Cupido! Nasa may kidlat! Ay, kidlat! Dito ba? Oh my God! You are going there! You did! What are you doing, brother? Naku, na corner! Na corner sa punuan si Sus! Brother, you only have one job! Patabahin mo yung kidlat! My God, tumama! Patay yung germs! Grabe! Bakit akala niya parang nasa SM din siya? 99.9! Namatay yung germs! Percent! Grabe maganda naman yun! Maganda na! Double kill na ito! Hindi mapaliwanag na si AJ! Uy, si Oracle! Sabi na kakapatay ko lang sa'yo, ah! What's grabe up? Naman what's yun? Good? Si Sus pumasok sa loob ng punan! Alam mo, Sus Mariose, pag nangyari doon, boy! Alam mo, Diyos ka ng kuryente, pero hindi mo mahuli yung tamang ano, tamang target. Oo. Palyado ata yung energy source, naka-jumper. Oo. Nagnakaw yata eh. Oh, beto na naman Ember Spirit, trying to go for an aggressive play. Hindi, babax out lang siya. This is the fight for the bounty rune. Oh, epicenter challenge. Beto na, yanig sa tagig! Kaso ba't ganun? Wala siya tinatabahan, wala akong damage, doy. Parang di naman ulti yun. Bakit yung gustong ultiin yung Omni-Knight na may heal? Ewan ko na lang. Tsaka yung... Ano ba yun? May heal parehas yung inulti niya. Eh, minsan talaga, pag nakakita mo na yung kalaban, nawawala ka na sa wisyo. Oo, pero level 4. Nako, level 8 na yung Ember Spirit. He tries to go for the play. Tignan natin kung ano mangyayari. Mabakop lang siya rito. Slide of his dodge once again. Hindi pwede yung ganito. Yung Ember Spirit, tinatapatan lang ng dalawang support. Kumbaga, wala, hindi nyo nakukontes yung farm niya. Hindi nyo nakukontes yung ekonomiya. Si currently sitting at the number 2 spot. This the Ember Spirit following yung sarili niyang Tinker dito. Oo, masasabi ko dito, magiging explosive yan pagka nagka-beauty na yung Tinker. So, they have to be careful. Get the timings right. Yun lang yun. Boots of Travel is now up, Kuya Lons. The game is getting harder and harder by the minute para dito sa kupunan ng newbie. Tinker will now be able to back up kahit saan sa mapa rito. Kailangan maging proactive yung Sus and magamit niya yung ultimate niya kasi ang tawag sa Sus nila, non-performing asset yung ano nila eh. Yung Sus nila, kumbaga every time na may ulti yung Sus, dapat looking to get kills. Kasi ito yung moment, ito yung parte ng laro kung saan susceptible pa sila, napakataas pa ng damage output ko. Pero ito nga, charge, dodgeball, ang galing tumiming ng Ember Spirit na yun. Question kasi dyan, ba't nila ginagawa yan? Wala naman silang disable. Ayun na nga. Dapat may oracle sila kung igugo nila yan. Medyo mali yung galaw. Oo, oh, eto Tinker now trying to farm the next big item which is the Blink Dagger. This will enable him much more better. Tinker Isus now heading towards the Aether Lens para sa kanyang dagdag. Pero if you would see the graph, medyo kulang sa vitamins dito. I mean, kung ganito, dapat magagalim na lang siya agad para, alam mo yun, mas madaling kumang. Rekta, kumbaga, ganun. Oh, tugal na sa rekta. Rekta na. Oh. Kulang na yung timing eh. Oo, pero ito, Wind Ranger, shackle shot, not connecting, followed by a power shot na hindi rin tatama. So double miss, pero may mahuhuli yata rito. Ember Spirit, touching up. Naglabas ng mga zombie, naglabas pero pwede muna sila magbang. Transform na, tignan natin dito, they have vision. They want to go for the Susie, dito mama ang Siri Chase rito. Ember Spirit, delegado, buhay rito, but the rocket's there. The rocket will be able to take that. Oh, hindi niya na ulti. Non-performing asset nga yung Sus. Sus, you only have one button to press. Press it, my brother, press it. Nako! Ito nako! May isa-isa! Alam mo, nag-condition sa American Idol! Anong nangyayari sa inyo, Doy? Nako, nawawala! Oh! Charge out! Tinamaan pa rin! Na-chuk-chak! Ginawang tongkatsu, mga kaibigan! Yung bakahin natin sa tatlo! Ginawang tongkatsu! Grabe naman yun! Pero pare, yung Sus,
ilang minuto nang napapanis yung G-Board niya, bro. Baka sira keyboard niyan. Tek-tek, pakitingin. Oo nga eh. So, medyo tagilid ang vapor. Maganda na yung pinapakita dito. And Tinker getting the very good lane. Level 12, level sa level, laban sa level 9, alam nyo na, something's wrong. Na, nagkaroon ng balugbuga, nagkaroon ng mismatch sa mid lane. And that is etong kinakapitalize ng Trigon ngayon. They have a Tinker which is already online sa laro natin compared to Asus na almost half lang yung farm against yung counterpart niya sa mid lane. Question kasi napakalaking na discrepancy niyan, partner. De partner, dapat ginawa nila yung Zeus nung early game. With a PM. Nako, ito. Oh, pero sabi nila, aba, bakit? Anong plano? Aeroplano? Impale out sana, pero nasa papiran si Steph. Here comes a hill coming in. 3v2 situation. Epicenter. Yannick sa lupa. Patay ang 99.9 na mga gems. Talo mo pa, same time. Saka pupunta, Scorpion King. Grabe naman. Alam mo yung dalawang ultimate nila, yung Zeus. Dito matama yung ulti. Yung Zeus at saka yung Sand King medyo takilid eh. Yung Sand King, gamit ng gamit, no hit. Yung Zeus hindi gumagamit, no kill. Nakita lang yung hero, mag-e-epi na eh, no? Mabangis. Mabangis indeed, mga kaibigan. Kasi medyo malaban sila sa baling pagkakataon eh. Kailangan, uy, nakusokin ni G-Bolt. Oo, eto, oo. Ay, wala, makakatakbo. Nagamit niya na yung G-Unit niya, wala na siya pang cancel ng Eto ba ang tanong, hindi ba sumasama ang tunay na Chukchak? Si Jagger Dudong. Chukchak, Chenis, Chenilin, wala man tira. Hindi, yan yung kailangan nilang protektahan, yung Juggernaut nila. Dahil nga nag-fail sila sa lane nila sa mid lane, yung Juggernaut nila nagsasuffer din. Currently sitting at the number 4 spot pagdating sa overall network natin, pero napakalaki na ng discrepancy, 14 minutes in. Medyo kakaiba yung nangyayari dito, Parts, ah. Hop! Here comes the engagement charge coming in, but Ember Spirit just baiting the Remnant. Oh! Uy. Hindi, kukuha kasi. And I think, again, a 3-for-1 exchange pagdating sa Bounty Rune and the economy game being won at the moment by the Radiant side. Again, you are watching the Thunder Esports Tour. Visayas like the winner. Partner, yung tip ko lang dapat siguro. That binan nila yung ano. Binan nila dapat yung nandun. Oh, but the charging coming in from the Spirit Maker, they want to initiate. But is this the perfect fight? They'll be able to take down one. That's the Zeus ultimate taking down the Wind Ranger. They have a man advantage, but the Spirit Breaker going down. Sand King already on the run. Tinker trying to isolate them one by one. Here comes the Impale Out coming in from the Sand King. They'll be able to escape. Delegado rin dito ang Oracle. He is being chased down by the Undying. Where are you going? And the Heal Bomb to secure that kill. 2-for-1 exchange in favor of the Trigon squad. Ang problem nila dito, kahit yung mga supports ng ano, Trigon, sobrang kukunat. You have Undying and you have yung Omni-Knight. So, yung frontline, no? Yung frontline, tapos mag-ano pa siya, mag-magic resistance. So this is very bad para sa mga supports. Oh, pero here comes the charge. He wants to go for this Ember Spirit. But Ember Spirit, being an Ember Spirit, very hard to catch. He'll be able to rem that away. Ang problema ba dito, wala silang reliable stun para i-lockdown man lang yung Ember Spirit. Oo nga eh, pero ito Zeus at the moment. Being spotted by the Wind Ranger, Shackle Shot won't connect. Delegado siya dito, the Tinker flinking in, the Rocket, the Laser will be enough. And that's a killing spree for your Ember Spirit actually taking that kill. Omni-Knight trying to box out itong Jagger na dito. He already used the spin, wala na siyang pantakas dito. Here comes the Tombstone for the Vision. Ginamit niya na ang kanyang healing ward to sustain. But that power shot, clipping him. And here comes Trigon taking down kills left and right across the map, and they'll translate this into a tier 2 tower. Medyo all lanes, lost cause. Medyo semi-durog, kumbaga sa paminta. Niratrat, mga kaibigan, ako po. And they want to fight for the Shackle Shot, connecting the charge out. They'll be able to escape the Tinker, the Laser, the Rocket, and it's on the air! Happy New Year! Oh, boy! But he popped the Magic Stick. No, oh my God! May follow-up laser pala yun, Doy. Tol, di ba na? Hello, meeting ka pala. Saan pong tatapong basura? Ay, naku po. Delegado yung Zeus. Zeus, iuwi ko to. Basaker in no particular order. Tignan natin. Ember Spirit, tamang target na yun. 2v1 situation. Juggernaut, gumitin mo yung ulti. Iniiwan niya yung partner. Tumak mo siya. Tumak mo siya. The last man standing. Ikot takbo. New meta. Grabe naman yun. Wala eh. Wala siya magagawa eh. Nasaktan sila, Prince. Nadurog ang fighting spirit nila. Gusto nilang lumaban pero nakalimutan nilang 5-on-5 yung laro. Paisa-isa sila nakakalimutan nila.
hindi naman sila superstar, mala LeBron James na kaya mag-isa. Nakakalimutan nila ang Dota 5-on-5 parts. Oo, and another objective. Last outer tower, actually two outer tower pa sa bottom lane. But look at the rocket, look at the vision, look at the power shot, look at the synergy. Picking them up one by one, there's no place like home. Kahit bahay mo, papasukin nila rito. Juggernaut na inis, umikot, kahit wala naman mangyayari. Parang trumpo lang si Juggernaut, papasok, tas lalabas. Wala siya magawa eh. Yung Oracle, eh, wala naman siyang ginawang mali dun eh. Parts nakadeso. Nakadeso yung Ember. Eh syempre, physical damage build yan ang meta ngayon. Slide of his max eh. Ang laki ng kalamangan. 18 minutes in, sobra-sobra. Hindi niya kailangan ng defensive item para hindi siya mahuli. Kasi wala naman pang huli yung kabila. Impale lang. Hard game indeed para sa newbie rito. As Trigon. They smell blood in the water. Mamaya, they are waiting for the win. Yan, one game away from that championship sa Manila for a chance at the 1 million pesos. Sus, anong gagawin ba? Ba't ka nagpakita? Diyan, tinamaan ang power shot. The Oracle, the barrel time. But that is too much damage to handle. Sus doing everything to survive. But already onto the next target sila rito. They'll be able to take down two. They want to go for a three. Here comes the rocket, the laser. They managed to take down three. Juggernaut on the run. Here comes the spin. The healing ward doing everything to survive. Pero hahabulin pa nila. No help. Sun King with a sandstorm. With a fail. Do you really want to fight, my boy? Hillbomb is there. Masakit yan, Yugi Boy. Napakasakit. Pati yung mga tore, dinadive na nila, Yugi Boy. Napakasakit, Kuya Eddie. Kung wala silang magawa, kundi tignan na lang ng kalaban habang binabasag. May tier 2 tower pa doon. Pinapasok na nila sa third. Grabe naman doon, Trigon. Kumbaga, pinapasiklaban tayo. Kaya kayo, representative from Mindanao, representative from Manila, and representative from Luzon. Mag-iingat daw kayo dito sa Trigon. Kung salasakali. May kalalat niya kayo sa Trigon dito. Fast pace, action pack. 24-5 yung score, tapos 16k gold lead. Semi malayo sa katotohanan yung ano, yung diferensya. But showing you a masterclass itong performance dito ng Trigon sa game number 2 at least. Grabe yung pinapakitang galing. Makikita mo na they know their heroes eh. Alam nila yung objective, alam nila kung saan sila malakas. Sa pitasan, sa range attack. Nandun yung lakas nila eh. Kaya I expected na dapat mas matibay yung mid nila with Zeus and Spirit Breaker, kayang-kayang bugbugin yung ano eh, Tinker Summit eh. Pero hindi kasi ito naging yung focus eh. Nagkamali sila ng pinrioritize. Pinrioritize nila yung bottom lane. Which is namang na talaga yung kabila. Doon, Undying, sabi ko nga sa'yo, lane dominator yan. You never go try lanes against an Undying dahil nagkukuha na ka lang ng threat nun eh. Oo nga eh. Tsaka kung ganun, dahil nagpalit na lang sila ng lane. Well, it is what it is, mga kaibigan. And Cebu, mga kaibigan. Tignan natin who will be your representative for that grand finals with a prize pool of 1 million peso. You are watching the Thunder Esports Tour Cebu Leglon. And Duno nga pala, we are being watched live as well sa live stream natin. Here comes the Ember Spirit. He find the opening, but the Spirit Breaker already backing up. Grabe yung ano, Omni na ito. Wala na siyang takot kasi hindi siya mababurst. He has Heavenly Grace plus naka-5 na yata ito eh. Oh, may 5 siya indeed. And kung tatalunan din siya rito, they will have the advantage in terms of damage output. Here comes the Ember Spirit. Spirit Jade, the laser, the rocket, the power shot, the synergy. And no time to react even with the Oracle being in the area, being chased down. Alam nila target, tinali sa punuan. Oracle, false promise, gagamitin niya, but will it be enough for him to survive? Guardian Angel will be used. Ember Spirit jumping in. The Zeus ultimate is there, but he will go down as well. Grabe yung Ember, hindi tumama. Epicenter not hitting once again. Omni Knight is still alive. Undying with the ultimate, and this is a fight na walang business of winning. Ang newbie as they are being slaughtered inside the race. Four heroes dead. The last man standing is the Sand King, and the GG will be called Ultra Kill, Godlike Warrior Tinker, and Trigon. Grabe. Will be your representative. Masterclass indeed. What a player. Grabe naman ang Trigon, Mars. Congratulations! Yung game na yun, pre, doon pinakita yung dominance eh. Oo. Flexing their muscles, flexing their chemistry. Nakita mo naman yung batabatuan nila, synergize na synergize. The moment na tumama yung laser rocket, there's that power shot. No time to react even for the Oracle sa kanyang false promise. Tsaka yung pinakamalupit doon, lahat ng lanes panalo. Yun yung naging problema. We were expecting at least yung mid mahirapan with the Zeus and a Spirit Breaker. Pero never nangyari.
So, yun yung ano, yun yung naging issue. Early